Good morning, good morning, good morning. Manzanas, manzanas, manzanas. Qué incursos. Tienen que poner 11 manzanas. Yes, apple. Why am I eating apple? Napakaganda po nito sa katawan. May kasabihan po dati, one apple a day makes the doctors away. Tama ba yun? Sabihin, napakaganda po talaga nito sa body po natin. Yeah? Yes. Dahil napakaganda rin po ng pag-uusapan natin this morning. It's all about gift, regalo. Sino po ba ang birthday boy? The Lord Jesus Christ. Happy birthday, Lord Jesus. So still, this December 27 is still sineselebrate pa rin natin ng season, ng kapanganakan, o ng birthday ni Lord Jesus. So, hindi ko po siya naawitan. Awitan po natin siya. Teka. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Lord Jesus. Okay. Happy birthday, Lord Jesus. Mula sa kabuturan ng aming mga puso. Thank you, Jesus. Okay. Kalimitan pag-birthday, ano po ba ang mga nangyayari? Pag-birthday, mostly, or should I say talaga naman po, pag-birthday, yung celebrant ang niriregaluhan. Okay? Pag may mga kaibigan tayo, mga magulang ba, mga kaibigan natin, mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, nag-birthday, dumarating pa nga yung kunwari, ayaw natin paalam sa kanila secret. Kunwari, hindi natin alam. Then, gagawa tayo ng sorpresa for them, right? And, bibigyan natin sila ng gifts, siyempre. So, tayo ang nagbibigay ng gifts sa celebrant. Tapos, kapag kayo naibigay natin yung gift, yung emotions nila, overflowing, and naiiyak, ganon, nagpapasalamat, niyayakap tayo, naranasan po natin lahat ng yan. Masarap po yung ganon. So, hindi ko po sabihin dito, sa mundo, ang sistema ng mundo, yung nag-birthday ang niriregaluhan. Okay? Amen? At yung nagregalo, syempre, tayo yung nagregalo, masaya tayo na yung gift natin tinanggap. At nakita natin na thankful yung binigyan natin. Well, ito pong sasabihin ko po sa inyo. Iba po ang sistema ni Lord Jesus. Bagamat si Jesus yung birthday celebrant o yung celebrator, alam niyo po ba? Ang gusto ni Jesus, kahit siya po yung celebrant, ang gusto po ni Jesus, regaluhan po niya tayo. Ang gusto lang ni Jesus, tanggapin natin ang regalo niya. Okay. Unang-una, tinanggap na natin yung gift of salvation. And then, syempre, pag tinanggap mo na yung gift ng salvation, yung sanctification mo, regalo din niya yun. Blessings mo, pera, katiwasayan sa pag-iisip, ano pang tawag dito? Health and wealth. Health and wealth comes from Jesus. Gusto po ni Jesus, masaya tayo. Gusto niya, happy tayo. Lalo na birthday niya. Okay? Kaya, ano ang pinakaregalong maibibigay natin kay Jesus? Simple lang po. Ask big things from Him. Yun! Yun ang pinakagusto niya. Na, siyempre, hilingin natin sa Kanya. Lakihan mo na. Mga bagay na imposible, hilingin mo na. Sapagkat, yung birthday boy natin, talaga naman po, God of Gods. Gusto niya tayong i-bless beyond measure. Do not limit the Lord Jesus. He's very powerful.
at siya po ang birthday celebrant. Kaya iba ang system ng heaven sa system natin dito sa lupa. Okay? At pag ito pa po, at pag niregaluhan ka na niya, umiling ka pa. Lalo na, alam naman niya sa ikabubuti mo, sa kaikatitiwasay mo, Jesus is a good person. A loving person. Nakakalungkot yung mga religious people. Pinalitan nila na parang si Jesus, parang matapang, parang galit. No, hindi siya angry. Mahal niya ang lahat ng tao. Even sinners. Tandaan po ninyo, sabi niya dati nung nagkatawang tao siya, pumarito ako para sa mga makasalanan at hindi doon sa mga taong hindi nangangailangan ng manggagamot. Nakita ko doon ang pagmamahal ni Jesus sa buong sangkatauhan na kanyang create. So, wag nating ilagay sa kahon si Jesus Christ. No? Sabi ng Bible, yan yung boto. We love because He first loved us. Bakit po ganun? Dahil si Jesus po ang person ng pag-ibig. He is the person of love. Gusto po niya, mahalin niya yung mga hindi kaibig-ibig. Maski yung mga nagpapako sa kanya sa cross, mahal niya. Idinalangin nga sila, di ba? O ganun po. Ibang klase ang Panginoong Hesukristo. Gusto niya, humiling tayo ng malaki sa niya. Do not limit Him sapagkat bawat araw pinapatunayan niya yung kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Okay? Our birthday boy, the Lord Jesus Christ, is always waiting for you right now. May pinagdadaanan ka ba? Kabigatan, problema, as big things. Do not limit Him na parang sasabihin mo, o sige na nga Lord, ito na lang pong hihilingin ko, itong maliit na lang. Nakakahiya naman po sa Panginoon yun. He is the God of gods, the God of the universe. Sasabihan mo ng ganon. Hindi mo ba naisip na i-insulto siya? As big things. You know what? Nung ipatawag siya, dahil namatay nga si Lazaro, dumating ang Panginoon dun sa lugar. Si Mary at saka si Martha, mga kapatid ni Lazaro, sumalubong sa kanya. Panginoon, kung nandito po kayo, hindi sana nadedo si Lazaro. Sabi niya gano'n. Sabi ni Jesus, Martha, hindi ba sinabi ko na sa'yo, kung maniniwala ka lang, sabi niya gano'n, kung maniniwala ka lang, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ng Diyos. Eh, yun, binuhay niya si Lazaro. Pag namatay ang isang tao, imposible na yan, di ba? So, ang alam lang nila Martha at ni Mary, pupunta lang doon si Jesus para i-comfort sila. Pero hindi. Ginawa niya yung malaking bagay. Binuhay niya yung kapatid nilang mahal na mahal nila. Ganun po tayo. Do not limit the Lord Jesus. Bawat araw ng buhay mo, health issues ba yan? Marami po ngayon nagkakaedad. You know what? Peste yan pa nagkakaedad talaga. Pasensya na po sa salita ko. Peste yan. Kasi nakita ko po yung mga tao na sila po dati malakas tapos humihina. Nalulungkot po ako. Kasi mas gusto ko po silang makita na maski matanda na wala sila mga sakit. Malakas sila. Kasi yan ang puso ng Panginoon eh. Although hindi naman natin maiiwasan yung nagkakaedad. Na peste talaga. No? Peste ang aging kung tutuusin. Kasi bunga po yan ng kasalanan. It's something na hindi kalooban ng Panginoon. Okay. Ngayon, ano naman ang gagawin natin? Hilingin natin sa Panginoon. Lord, I know. Oh, ako bata pa po ako. Sinasabi ko po rito yung nakita ko sa lola ko, sa mga mahal ko sa buhay. Yung mga may edad na sabihin nyo, Lord, I know, matanda na po ako. Then sabihin nyo yung edad ninyo. Pero Lord, sabi po ng Isaiah 40:41 o 31. Ay, Isaiah. Teka lang po. Isaiah 40:31. Oh. Kahit ako'y matanda na, magpapanibagong lakas ako. Ayun. Then, masyashak na lang po kayo. Maski may mga edad na. Ito, tutupos na sabi ko yung isa pong kapatid sa Panginoon na ngayon po'y 85 na. Araw-araw, pagising niya, thank you, Jesus. I claim youthfulness today. I claim na hindi siya mukhang 85. Kasi naranasan niya yung sikreto po nito.
Huwag natin tanggapin na may edad na tayo. Tanggapin natin na ang Panginoon natin nandyan. Siya ang nag-aalalay sa atin. Kasi kung anong nilalagay mo sa isip mo, yun ang mangyayari. Speak good things. Yun ang mangyayari. Baba. I declare, mabubuhay ako ng mahaba. No weapon formed against me shall prosper. I declare, today will be a great day. Hindi ako magkakasakit. Nakakalungkot po yung nakita ko pong kakilala po namin. Sa edad niyang 20 plus lang, ano? 20 plus. Dinapuan ng lupus. Mukhang matanda pa sa amin. So it's so sad. Sabi ko, the only thing you can do is to pray. So, ewan ko lang kung tinake niya kasi problematic nga si situation niya. Sana tinake niya. Dahil, yeah, pwede ko naman siyang i-remind. Dahil malapit lang ng bahay niya. Pwede po namin siyang i-remind na palakasin ang pananampalataya niya. So, I don't think kung tumanggap na siya sa Panginoon as her Lord and Savior, pero yan po ang dapat talaga una. May manifestation po kasi yan. If you have Jesus, yung mga impossible, mangyayari. Then if you limit Jesus, at iniisip mo lang yung mga bagay na panlupa na parang, baka hindi ka nagagaling, baka may mangyari sa'yo, then yun nga mangyayari. Kasi, kailangan lang talaga ng faith para mag-operate lahat. Di po ba? Alam niyo po kung bakit? Dahil ang faith natin galing din kay Jesus. Kaya pag-anahin natin. Be conscious na yung faith niya galing sa Panginoon. Then, maniwala ka. Just believe. Wala kang ginawa. Pero, alam mo, pagagalingin ka. So, yan. Itong birthday ni Jesus, this is the best time to remind people na gustong i-bless ni Jesus ang buong mundo. Jesus being the celebrant, siya ang gustong magbigay ng gifts sa lahat ng tao sa buong mundo. Lahat ng tao hangga't maaari gusto niyang bigyan ng regalo ngayong Christmas, ngayong Pasko, birthday niya. Amen. At napakaganda po ng Pasko kasi nakikita po natin ang pagmamahal ng ibang mga tao kay Jesus. Bagamat yung iba, hindi nila alam ang tunay na diwa ng Pasko, yun po nakakalungkot. Pero still, sineselebrate pa rin nila ang Pasko. That's a very good, very nice thing to realize. Pero mas maganda talaga kung kilala nila si Jesus, then magdidiwang sila ng Pasko, knowing the totoong diwa ng Pasko, which is ang Panginoong Jesucristo. Diba? Ang mundo po kasi, marami na kasing iniisip. And sometimes, and mostly, nakakalimutan na natin yung ano bang pinakasimple. And yet, pinakamakabuluhan. Kasi tingnan nyo, maraming nakakakilala kay Jesus, pero hanggang knowledge lang. Pero hindi nila binubuksan yung kanilang buhay o yung kanilang puso sa kanya. Nasabihin nila, Lord Jesus, I invite you into my life. I want you to be the Lord and Savior of my life. Yung ganon. Mas maganda po pag ganon. Pero what I mean is, ang Pasko ay tungkol sa regalo. Di ba sabi ko nga po sa iba? Opo, pero merong pinaka-importanteng regalo. Yan ay ang Panginoong Jesucristo. Yung salvation, gift of salvation, yan ang pinakamahalaga. Tapos, after nun, namatay siya sa krus, ibinaun siya, muli siyang nabuhay. Amen? Umakyat sa langit. At ngayon, namamagitan na po para sa atin. At tuwing Pasko, ang gusto ni Jesus, bigyan ng gifts ang lahat ng tao. Meron ka bang problema sa financial? Lumapit ka sa kanya. Si Jesus ang kasagutan
sa lahat ng problema mo. Bakit nga po ba tayo pag may mga nagkasakit, punta agad sa doktor? Hindi ko minamasama ang doktor. Kapag ka na problema sa pera, mangungutang agad. Ano ba naman yung panagkasakit ka? Lumapit ka muna kay Jesus. Lord, dahil po sa ginawa mo sa krus, dinideclare ko, magaling na po ako sa mga karamdaman ko. You know what? Proven po yan sa akin. So dati nagkasakit din po. Gumaling po ako. And then, kung financial naman ang problema mo, pira. Ayan. Kung pira naman ang problema mo, huwag ka agad lalapit doon sa nagpapa-5-6. Unahin mong lumapit sa Panginoon dahil siya po ang nagbibigay ng katugunan sa bawat suliranin ng bawat isa po sa atin. Okay? So, yun lang po. Hindi po masama ang pera dahil ang pera po, yan ang isa sa pinakamalaking regalo ni Jesus sa atin. Paano tayo magbubuhay ng walang pera? Money. Ang masama lang po talaga yung sasambahin mo na yung pera rather doon sa nagbigay ng pera. Sino ba nagbigay ng pera o ng pira? Si Jesus. Okay? Lahat ng meron tayo galing kay Jesus. Ang tanong, alam mo bang yung ganon? Alam mo bang gayon? Yun lang naman. Hingga. May problema. You know what? Kung di mo alam na ganon, may problema. Kasi hindi mo alam kung saan ka lalapit, kung kanino ka lalapit. Huwag mong ilalagay ang trust mo o ang tiwala mo sa tao. Matuto kayo sa akin. Ginawa ko dati yan. Hindi ko na po babanggitin yung exact details. Pero ganito pang kwento. O ayan, sige. Sabi sa amin, ibibigay ko na sa inyo yan. Ganon. So, masaya naman kami. We are being packed with joy and emotions, you know, and all that. Tuntua kami. And then, nung tumawag uli siya, nabanggit lang namin. Alam sabi sa amin? Ano sinasabi niyong ganyan? May sinabi ba ako? Dismayado kami. Kamag-anak po ito, kamag-anak. Dismayado kami. Yun. At nakakalungkot po sa akin, sa amin, during that time, mananampalataya na rin kami noon. Pero, naibalik ako doon sa word ng Panginoon na si Jesus na talaga pagkakatiwalaan namin. Nag-gets po ninyo. May talata sa Bible, hindi ko po alam kung saan. Kasi hindi naman po Bible is lahat yung gawin, kwentuhan lang po ito. May nakalagay po ron, kahabag-habag ang taong umaasa sa kapwa-tao. Nasa Psalm 46 yata, kung di ako nagkakamali. So, ganun. So, birthday ni Jesus, as big things from Him. Gusto niya tayong i-bless. At pag sinabi kong gusto niya tayong i-bless, I mean, He wants to bless us with more things. Bagay, mga material.